Okay. So, magandang hapon po sa lahat. Salamat po yung lunch. Nag-iagda pa. So, makapagayin sa ating gusto ng squad po. So, tapusin ko itong, kahit 3:30. It's very end, Q&A yung 30 minutes. Kaya po tayo kumakain. Okay, so last, tapos po natin yung unang tatlo. Bible, yung hapon natin po dyan. Bible is the solid quality of all faith and practice. So, sola scriptura, sola quality of scripture. Then number two is autonomy of the local church or independent churches. I-explain natin lahat yung advantages niyan. Na-penestration pa tayo dyan, no? Pupunta dun sa ano. So, ganda yung games dyan, no? Pero, parang mo rin, no? Nice. Dico. Then, pangatlo po, priesthood of the believers. Medyo kung may kasama to, eh, no? Priesthood na tayo ay mag-aakay ng kaluluwa. So, if you're a believer yan, mga mananampalataya, mga ligtas na yan. Therefore, we qualify para tayo ay mag-aakay din sa Panginoon. And then, ito, mabilis lang mong pang-apat. Ito po yung two ordinance. Okay, so medyo sa Catholic rin tayo dito kung nagpo-compare. So sa Catholic po kasi, included sa kanilang kaligtasan, tinatawag nila sacraments. Okay, mga ilutos daw lang para kung sabi na doon, graces daw tawag doon eh. So lahat daw yung nag-build up from each one, no? So kaya, masyado dyan ba yung 7 sacraments? May compare daw, wala, baptism. Hindi na natin dito, mga confirmation, marriage. Okay, that's the communion. So lahat yun ay pagkailangan yung kaligtasan. Eh, paano yung baptism? Yes, actually, mayroon ka lang itutunog po na pati ang baptism na kaligtasan. Of course, mali yun. So, sacrament of penance. So, yung pahirapan mo yung sarili yung para saan mo, para matawad ka. Pangatlo, pangalawa is Eucharist. Yung kanilang misa yan. Kailangan umaten ka. Pero malabo, of course, kung kailangan ko maligtas. Ano ko, nakamiss ka. Yan. Pangatlo, yung baptism, definitely included sa kaligtasan nila yan. Malino naman yun. Pero, kaya bata po, no, kaya nausos sa kanila yung baptism ng infants dahil ang to nangali is kailangan nga daw baptism sa kaligtasan. Eh, paano yung bata? So, kahit maaari, parang 2 weeks pa lang yung bata, gusto nang binyagan eh. May kalokohan yun. So, hindi yung binanyagan, may kitsanak daw. Sa matay, ito sabi. Alam yung baby ba yun? Yun yun talaga, kasi nga, baby, tapos wala akong kasalanan. Ano nang gagawin mo? Kitsanak. Marriage, of course, kailangan pakasal. Maganda lang yan. Pero again, hindi yung kasama sa kaligtasan. Kaya sa kanila, sinama niya. Ano yung tagab the sick? Ito yung medyo malabo sa akin, pero kay Lotus, kapag may sakit ka, tatawagin mo yung mga elders. Ano sinabi sa James nga, so sa kanila, kasama ka rin sa graces daw na may sure kailangan mo gawin, kailangan mabuting katolik. But wala dito, hindi na lang pa yung communion nasa Eucharist na. Confirmation, ito yung compil. Kesyo, yun niya, kasi pag pininyagan ka daw, yung palam yun, talaga naman, kaya ka ba pininyagan yung tanong. Ang sagot nila doon, ay kaya nga i-confirm later. Confirm na lang. Nabalita ako, sinasampal daw sila dyan. Ikaw, kayo, sino ba kayong pinagdi mo? Sinasampal ba kayo? Hindi naman. Pero, kung malapit mo sa pare, tapos, papakaminin ako sa lana. Tapos,
Hindi lang, tinatapit ito lang. Yung iba alam ko, gano'n eh. Nasa palit ka ng fire, yung... Okay. Communion yung unang first communion. Yan. Sige, kaya sila yung tuturo ni Cristo at saka tawad. So, yun po yun. Pagkira ba lahat? Ano ba yun? So in contrast, obviously, ang dami natin hindi kinikilala dito. At ang atin, ordinance ang tawag. Ibig sabihin, ordinance, pinag-utos ng Diyos. Ngayon, yung lesson niya, sabi doon, isa sa another ordinance, mahalin ang sa bawat isa. So, lahat yung totoo lang pinag-utos yun, pero yung ordinance kasing sinama din sa dalawa is yung ginagawa sa church na minsan follow si Revolution kung may hindi ako follow saan like baptism and Lord's Supper. Yan lang po, wala tayo ng iba. So yung parang parallel natin sa kanila, of course, yung Lord's Supper, yung Eucharist and then yung baptism din. Pero anong pagkakaiba? Ito may pagkakaiba. Sa baptism, ang Lord's Supper, remembrance lang. Okay? 1 Corinthians 10. Eh, nalilin ba? 10. Hindi, hindi, hindi. Okay, sa ipo dyan. Ibasa, ready go. When I have given thanks, he break it and said, take you eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament of my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. So both, no? Pareho yung katawan, naging pinipicture nga po yung bread, and then yung dugo, pinipicture po yung wine. Wine po dyan is juice. Fruit juice ng grapes, right? Vine. Fruit of the vine. So yun ay ginagawa talaga yung utos sa atin. Gawin niya, sabi dyan, dito, hanggat maaari. Ngayon, nabanggit na sa Acts, yung breaking of bread. So, ginagawa yan regular. Pero dito mismo sa chapter na to, sinabi dito, ito. Kung observe po natin to, hindi natin ginagawa yan every week, every day, okay? Kasi mayroon dito mga caution, na pag yan daw ay ginawa mo, may kasalanan ka, hindi na pagsisiyan, okay? Then dapat lang magpapartake lang mga ligtas sa church. So, kailangan mo dapat ligtas. Bakit? Kasi ang resulta niya, pag unworthy ka, sabi dito, ay base niya verse 39. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For his cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Okay, so anong resulta nun? Ang hindi na watch, masyadong naging parang inaaraw-araw, linggo-linggo. Hindi in-examine yung sarili, hindi in-examine para sa yung ginagawa natin. May sumpa siya, no? Kaya pwede mo ikamatay, pwede mo maging masakitin. Okay? Hindi natin gusto yun. Kaya maging mas tumari sa mga Baptist, either depende nga. So hindi ganun kadalas. So, katamihan na kilala natin once a year time. So, pero wala namang sinabing ano din. Bawal yung twice. Okay. Basta hindi, ano, hindi magiging ganun siya na parang ano lang. Yung hindi mo magawa to. So, hanggat kung magawa mo naman to, okay yun. Kaya tayo, twice a year tayo. So, parang may nag-office na kilala ko once a year. So, balik tayo dito. Yun po ha, ginagawa lang yung remembrance lang, hindi tayo, hindi kailangan yung para maligtas, hindi na required yung para maligtas, hindi ka nag-participate na, tatlong tao ka na dinagama din, baka hindi ka na maligtas, hindi gano'n. Yeah.
Ano pa ba mayroon sa Lord's Supper? So, may iba-ibang alam yung mga baptist, pero karamihan, tinatawag na close communion. Ibig sabihin, mga members lang magpapartake. May iba na ba? Basta ligtas ka, pwede ka magpartake. Kaya tanong ko doon, eh, paano mga malalaman kung sobrang dami na? So, kaya sa atin, konti lang, kung magkakilala tayo, pwede. Sakaling dumami tayo ng 1,000, break down natin yun. Para masigurado natin na kasunod pa tayo sa mga kailangan natin gawin sa Lord's Supper. Ano pa? Yun, so remember us only. So hindi nga, especially sa Catholic kasi yung mali dito, mga kaysa na hindi katawan daw ni Cristo yun. Literal, sabi mo, hindi no, puso yung pinaw, tanga naman yung pinuturo nila. Oo, oh, kasi may sarili pa nga silang word na invent doon. Tinatawag nila ng transubstantiation. Kaya siya pag tinayo, pag tinaas ng parin daw yan, magically, yun! Nagiging katawan daw ni Cristo yun. Eh siyempre, dati ang kato, hindi nila ganun. Katawan ko ni Cristo yan. Oo, oh, katawan ni Cristo yan. Hindi, wafer lang to. Hindi, katawan ni Cristo yan. Parang yun, nalulad ako yun ganyan. So yun. Hindi ko alam kung bakit na ginagawa. Siguro parang naalala ko, parang tinuro kasi kung sino Pope yun, hindi na may bawi. Sige, Pope, hindi nagkakamali. Diba? Piling nila. So yun, pinanindigan na. Nasaray sa akin lang. Pwede pong ano. Pwede siya. Thank you. Sorry, ako yung tatok eh. Then baptism, dalawa lang again ang ordinance, pinag-utos, kung dapat natin gawin. Kasi na every year yan, hindi natin nilalagpas ang mabira, ano, nagtitid ba tayo. So Lord's Supper natin ay ginawa pala natin. No? Sino na pagpartake? Lord's Supper. Sino hindi pa? Dahil na kasi twice a year tayo, kaya tayo. May wailang natin dyan, syempre, ano yung sabi doon? Juice. Fruit juice. Walang halo. Yun, binuro natin kasi sinabi niya yun eh. So whatever yung reason, syempre maalala natin siya. So pati yung ano, yun, i-observe natin, pati yung obviously hindi tayo ahala. Catholic kami dati, pinapay lang, yun yan, kostya. Eh sa dami ng Catholic, kailangan painumin mo lahat yun. So yung alak na yun, talagang alak. Pompo ba yun? Pompo. So, masakit doon daw, pumitig yun. Pero wala tayong pakilam doon. So, yun nga, nakapas kasi yung pakilam minsan sa kanila. Diba? So, yun, isa ko na bago yun. Okay. So, ano ba nagsasabihin sa katawan? So, yun sa ating katawan, ano yung ginamit nila ay yung bread ay ano, unleavened bread. So, yung mother fresh na today. Okay, hindi. Ano din po? Nakain lang natin. So, sabay-sabay. Yung mga tao nyo, pero sabay kasi yung first picture nila. Wala ang unahan. So, kaya sabay-sabay tayo. Pero hindi yun masyado. Ano? Igalis din tayo. Okay, doon tayo sa baptism. Importante po ito, no? Kaya nga baptist eh. Parang, now, hindi nag-iligtas yan. Importante natin nga dito, actually, nakikita niyo po yung listahan dyan, di ba? Nasa T tayo, number 4, 2 ordinances, pero actually pinagsama natin yan. Dalawang baptist distinctive na kasi nga, parang mabuhulang yung baptist. Okay. Yung magmadaling maalala. Eh, merong T, letter T, ano kaya yun? Pati, pinagsama nila yung T, 2 ordinances, so madali na yung tandaan. Number 1, Lord's Supper. Ginagawa natin yan, hindi natin kinakalimutan. Bagay daw po yan, magagawin natin. Sabi niya, hanggang dumating siya ulit. Amen? Then baptism, again, hindi nabiligtas ang baptism, water baptism. Malinaw po yan, ang baptismo na nabiligtas, ang baptism doon is spirit na ginagawa naman ng Panginoong Jesus sa ating pagkaligtas. Thank you.
Dalawang bagay na importante natin na bukod sa importante yan at pinag-utos ng Panginoon. Again, una lang, hindi na nagliligtas. Okay? Pero, again, in contrast to sa maraming ibang ano, kunwari Kristiyano, yan ay ginagawa sa mga mananampalataya. Medyo nabanggit natin ito kanina, no? So, requirement niya, ligtas ka na. Pag ligtas ka na, pwede ka na i-baptize. Hindi mo kailangang katekismo. Kasi yung sila, ikaw ay, ano na, sa CCF daw, pero eh. Ligtas ko yung ano. Sorry, pa-chapahan. So, meron pa yung katekismo din sa atin. Kahit mamaya, pwede ka na i-baptize. Pero, ginagawa kasi natin dahil malas tubig at mayroon pag-ipong. Hindi na tayo. Kula sa hala-hala siguro tayo. Yung magpanabog nyo anytime. Pero sa'yo, naging kasanayan din natin dito dahil ito palang baptism ay in-adopt na rin natin from other faiths actually daw. Yung panahon pa lang yun. Check nyo ako dito kasi ito yung sabi nyo yung spray nyo. Nagbasa ako dito. So yung baptism daw, kaya alam natin, kaya hindi tayo nagmamadali kasi nga, talaga nagpapa-ano ka na, nagpapa-under ka na sa church. Yung sabihin, paka-member ka na. Ay, tama pala yun, ganun pala yung naging practice nila. In-adopt ang Christianity. Hindi na nga yun. Okay? So, kaya, dapat believer lang. So, again, di mo yung pwedeng chambahan, yung pwedeng, ay, accidenting na baptist mo lang ako dyan. Okay? Kaya tayo, tinuturo natin yan, tinulo ako din natin yung iba na nagpa-baptize dito, nagpa-christmas doon. Hoy! Ano may ginagawa mo, di ba? Hindi ang biro-biro. Okay? Kaya, yun. Dapat nalampalataya, ligtas. Kaya, medyo ka-tie-up niya mamaya yung S. No? Anyway. So, and then, of course, immersion. Okay? So, yung mga Orthodox, immersion din sila, kaso baby. Kung sa atin, hindi baby, hindi sprinkling, immerse. Okay, hindi, iba naman, pino, iba nga daw, ini-spray na lang eh. Itipid. Spray, yung iba, patak, yung iba, water gun. Hindi, may gumawa kasi nun, di ba? Pero hindi baptism yun, parang bibisyon natin yung pare. Pandemic ba yan? Diba nakita ko yun eh. Friends ko kasi okay. Ang baptism natin, believers only at saka lubog dapat. Lubog. Kailangan sapat yung dahil again, picture niya, pinag-utos yan, pattern niya sa New Testament. Dapat lubog. Dahil yun ay pattern ng death, burial, and resurrection. And again, baptism niya, so that lubog. May iba nga sa amin, inuulit pa pag medyo pumalag. Kasi bukod pa akit sa video tsaka sa... No? May iba kasi gaya rin sabihan ko na, huwag kang papalag ha. Kasi alam ko nung... Pero di naman ano yun. Pero pakit nga tingnan, di ba? Alam niyo yun. Alam ko tuloy mga prank sa Japan eh. Alam niyo yung prank sa Japan. Yung nalalaglag. Tapos may slow motion camera pa. Seriously, maganda maayos. Amen? Death, burial, and resurrection. And then, hindi ko nalagay dito, pero lagay nyo na dyan, in the name of the Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kasi sa ngayon, nagiging issue kasi may mga tinatawag na Jesus-only baptism. Kasi mga modalist ngayon, tsaka mga bandes. Pwede nilagay dyan, in baptism in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, the Holy Ghost. Ayun, sinabi na baka sa Bible yun sa Matthew 20:19-20. Baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayun, so gagawin po natin yan. Alam nyo, minsan na yan eh. Tamad-tamad ka rin. Ako minsan, aminin ko sa inyo. Minsan, ano yung hassle yan eh. Masaya kasi tayo pag may mapaptize. Amen?
Amen. Minsan isa lang, kaya gusto sana natin sabay-sabay, kaso wala. Ang langan yan. Kaya kahit isa yan, ma'am. Sinong nag-iisang binaptize dito? Yes, siya. Ito sa saving pool ko eh. Ito, marami kayo. Only. Sino kasabay mo, Ezzy? Sino? Rafi. Ah, dito yan. Dito. Si ano? Liliana. Kasabay na. Sino kasabay mo? Kapeng ka daw lang. Ako tsaka. Kung kayong dalawa. Kasabay mo. Dito. Steven, kasabay niya. Si Jana. Tsaka si Amel na. Si Ray, sino kasabay mo? Solo lang po. Ayun, mga special kayo na. Dapat paglaki nyo. Birthday niya. Anyway, sige po, alam natin yan. Ha? So, salamat na sa lahat na nasabihan nyo ba sa mag-teasing? Pinagsabi ba? Wala. Okay, so yun lang po yun. So importante po yun, ha? Kahit ganyan lang yan, nagdi-distinguish yan sa mga baptism. Kasi yung iba, yun nga, sprinkling, na iba, inilulubog, yung iba, baby pa. Lord Supper naman yun, nasabi sa kaligtasan. So, yeah. Okay, next tayo. May question mo ba? Tanong. Daddy. Basta lubog. Pero tayo pinapractice sa atin pag ano kasi nga death burial eh. Burial. Unless na bury ka ng baha siguro. Pero karamihan sa atin nakahiga kasi. Hindi rin yan masyado mali. Yung wala sa swimming pool, yung madali lang. Ano pa? Question. La? Ito, tanong sa mabaptisi madalas. So, paano yan? Baptize na ako dati. Diyan, yan. Inaalam natin, kaya tanong natin yung tao, sa kumbano baptize, kina baptize ka ng Pentecostal, valid point sa atin yun. Kung na-baptize ka ng Katoliko, ano man yan, valid point yun. So, scriptural, dapat po tayo sa atin yung baptism. Hindi natin yan, ano. Ngayon, yung iba naman, nasobrahan naman, yung ibang baptist daw ay, ano, walang kinikilala, hindi sa kanila lang. Kahit ibang baptist din na kinikilala, mga ganyan-ganyan. So, kaya, sa atin, yung case nga nila, Mother James, nagpumaptize ulit dyan. Dahil, ano, kasi nilikwar tayo yung pastor dati na naman. Diba, ginawi niya na yun eh. Pero, okay lang. Pastor. How? Paano pa na, no? Baptize yung ano, tao dito sa church, at saka ano, naging member na ng church, diba? Paano pag hindi na siya umaka-attend ng church? Okay, very good. So, tama yan. So, paano pag hindi? Saan kaya tawag natin dyan? Automatic yung lahat yan eh. Church membership. So, yung sabihin, pag di ka umaka-attend, di ka na member. Kasi siya ng member,
Ay, umalis yung kamay mo. Ano lang ganyan. Pero kung nari lang gano'n, hindi ka na member. Hindi ka na good standing. Pag tiniwalag ka, may ginawa kang kasalanan na dapat disiplina o din sa... Ano ba yun? 1 Corinthians 5 ba yun? 1 Corinthians 5 ba tayo? Galatians 5, tama. Okay. So, listahan dito, ito, meron tayong fornicators, ibig sabihin, di kasal, nagsiping, tanggal yun, automatic yun. Nalatalo ka yun. Okay? And then, covetous, ito yung medyo, ano, sabihin natin medyo malabo, di ba, kasi paano yun, covetous lang. So, sa akin kasi, malinaw din naman to, kaya nga, ibang church ka, patinanong ko nga si Pastor Tito, eh. Sinausabi yung mga networking. Pero lang nasabihin na rin siya nung ibad na muli, nalang yun na. Pero isa bumabalik kasi gusto mga pastor yung bumasahan ito dun eh. Kompetyos yun, kaya sabi ko dun, mag-invest ka lang ng ganyan. Isang buwan lang yan, great play na yan. Ganun eh. Di mo gusto ako 1 million dyan. Ang 3 million ako. Diba? Saan mo ngayon ganun? Yung covetous yun. Ano ba yung mga covetous? Minsan yung... Ano ba? Puro pera yung ano. Diba? Kaya mayaw, pinagyayabang kung anong pinagyayabang. Sa halip na maka-influensya ng iba sa inyo, tinatiwalag yun. Okay? Extortionaire. Ito, matindi rin ito. Ginagawa ito ng iba eh. Extortionaire. Madalas alam natin nag-extortion. Mga police eh, diba? Pero minsan, iba parang ganun din eh. Sabihin, parang may patago ka. Eh nga, ginagawa na rin yung pastor daw yun. Sabi ni pastor dito ah. Mare, walang-wala na ako. Brother James, eh ano mo ah, advance mo ah yung ano, palibasa, alam ko kung may bonus ka. I-advance mo na yung 2 buwan, ba't kailangan ko na eh. Tindi, no? Kaya, iba, ginagawa rin. Tutulong na kung ano-ano. Pag di mo binigayan! You're sinning against God. Yan yan. Pero wala naman sinabi ko, no? Ito siya, baka meron pa kayong, ano man, first fruit, giving, meron din. Oo, oh, abante yan eh. So sa amin, meron din yan. So, kaya tinanong ko yan. Nasaan ba sa Bible yan? Ano, first fruit. Pero hindi katulad ng tinanong ni abante na isang buwan. Bigay. Nasaan yun? Okay? So may first book sa Bible pero may katulad ng pinakasulatan. Anyway, extortion yan. Ano ko ba? Yung katulad nga nung iba naman, ano mag-extort? Birthday mo, Pastor. Ang dami na. Okay lang yun sa akin pag yun, pusa. Pero iba nga gano'n. Para... Gano'n, naano din sa amin yun eh. So ako, okay, kahit lang, parang nag-observe lang ako. Dami rin nasira dun eh, ito lang. So, bandang huli eh, isi-isi ka dun. Pero hindi pa yun eh, yung iba naman, yung ano, umutang nga. Okay lang mangutang, ano, bayad. Okay? Ang alawa, walang patubo. Okay? Kayong patubo. Pero minsan pag ayaw ang bahay, parang gusto ang tubuhan, di ba? Kaso kaya, sa magkakapatid yung hindi yun. Explicit sinabi dyan, bawal tayong patubo. Okay? Idolater, siyempre. Di ba, sabi nga ni Daddy nga, sinira ako daw yung ano. Pero ko, may ano na sa akin dun eh. Kasi naarap nga, may mga demonyo daw yun. Dala ko na emosyon. Pinabuhan, sakit ng pao eh. Hindi mo lang siguro tinginawag din. Sakit eh. Tigas din eh. Ayun, graduate niya na. Yan, so ito po yung listahan yan. Sabi pa nga dito. Inulit po sa 11. Wala pala kayo dyan. Screen chance 5.
Ito po kasi yung nabanggit na ito kasi may fornicator sa kanila. Pero hindi lang basta basta. Pero binanggit nila rin. So ito kayo rather yung list, no? Inulit lang, fornicator. Ngayon, ito yung sabi dito, ha? If anyone that is called a brother, okay, yung sabihin, mga member na talk will stand and speak lang ng fornicator. Ngayon, kung may nag-fornicate dyan, eh, bisita natin, bisita lang naman, okay lang yan, pumunta ka sa church. Kaya din yung pagkakaiba na lang, libi-libin eh. Ganun na yung inabutan nila eh. Okay? So sila ay welcome natin. Pero pag mga ano yan, mga saved na tapos ganyan ang nakikita natin, tinitiwalag yung family kaya. Amen? Kobetos, binanggit ulit. Idolater, binanggit ulit. Ito naman, railer. So meron tayong preaching dyan kasi nga matindi yung railing. Sabi ni Mas Anderson, ano to eh. Sabi niya, false accusation daw. So, pero inaral ko ulit, hindi lagi. Raining accusation yung false accusation. Pero pag rain daw din, ano masasabi sa inyo, yung sumasagot ng pabalang, yung di pa na pinakinggan yung sinabi mo, di binigyan ng way, tapos ibabalik sa'yo. Parang yung yahuwang nakita ko sa inyo dito. Sabi ko, kawawa ka dyan, pamilya mo, ginagano'n mo na nga. Eh, kayo kawawa, kayong pamilya mo, kawawa naman. Tapos sabi ko, ah, naloko na kayo dyan kasi, hindi kayo naloko dyan, kayo. Kasi ibig sabihin, ayaw na nakinig. Sarado na ang utak, sarado na ang tenga. So, drunkard, okay, member din to ha. Pag member ka, manginginom ka, nabalitaan, nag-religion to, bumabalik na sa panginginom, o. Tiwalag yan, ibig sabihin, huwag muna mong matin. Hanggat, lahat po ito pwedeng magbalik loob, ha? So pag ikaw ay nabalitaan ganyan, fornicate, covetous, idolatry, railer, rampart, extortioner. So sabi dito, huwag kang kumain. Eh, kumakain tayo dito. Eh, kaya nga, sabi dito, huwag daw tayo makikain sa kanya. Kaya initiwala niya. Ba't tayo napunta dito? Sa? Baptized, so umalis, okay. So yun, so pag umalis, hindi na member yun. So ganun po yan. Ang gusto niya maging member ulit, kausapin niya yung pastor. Okay? Huwag yung, basta matid na ako, okay na. Ano yun? So bukan mong gawin yan sa magulang mo, kaya sa iniwanan mo yung, kunwari, yung asawa mo. O, dito na ulit ako ha. Okay lang. Parang wala nangyari. Iniwanan mo, bumalik na. O, at least bumalik na ako. Hindi ka lang mag-sorry. Ganun din sa members natin. Okay. Ayan, hindi na ba yun? Okay. So, may tanong mo ba yan? So, pag hindi na matindi na member. So, anong benefit ng member? Yun ang tanong. Diba? So, takagyan pa rin tayo ngayon. So, ito. Tingnan natin dito sa nito rin yan eh. First Corinthians 5. Yung sabi niya, yan, okay? So ito yung equivalent na, pag tiniwalag mo yan, ang ibig sabihin nun, nalala yung sinabi ni na Peter, no? Kaya sa mga apostol, nasa kanila yung sinang langit. Okay? So, pag ikaw daw ay tiniwalag, ano yung in effect, no? In spiritual and saka, huwag yung awayin, ha? Baya mo lang siya. Kasi sabi dito, to deliver such as one unto Satan for the destruction of the flesh. Ibig sabihin, pag tiniwalag ka ng church, nawawala ang protection ng Diyos sa'yo. Ang dahil po yan. Tsaka, yun, madalas sa hindi, di ba? Kaya, hindi ka good standing sa church, tiniwalag ka. Alam mo naman yun, eh. Kaya nga ayaw mo mangyari sana yun, ha? Takot ka mangyari doon. Amen? People, kahit sino ka pa. Alam mo yun, pag pinag-usapan ka doon, pinag-usapan ako dyan eh. Hanggat maaari, hindi ka papahiya. Kaya pag may ginawa ka, kailangan kang pahiya, pa hindi ka tulangan, ano, sikreto yan. Tapos alam mo, oh, biniinom ka na, or something, congregate ka na. So, binideal yun. Hindi kasalanan yun. Ito nga eh. Ang pwento dito sa 1 Corinthians 5, yung gano'n na gano'n eh. Ayaw silang itiwalag. Okay lang yan. Galit na galit si Paul eh. Iyayabang nyo ah.
ganito practice natin, tapos babaguhin nyo. Kaya sabi dyan, kailangan niya itiwalag at mawawala yung protection ng Panginoon sa kanya. Mas malamang sa hindi yan, yan ay mapapahamak. Amen? Kaya ka dapat, pag sinabing tiwalag, huwag mong kakausapin din. Yun ang medyo mahirap eh. Ganun yung teaching na last time ni Master Anderson. Na kailangan mong humiwalay sa mga weekend brethren. Kahit ligtas yan. Pag tiniwalag yan, dinidisiplina yan, huwag mong kausapin, huwag kayong friends, di ba? Ay, nabuntis ka, may ano tayo. Baby shower pa daw, yun ang ano. Hindi nga sa amin dati, walang ganyan eh. So, hindi tayo natutuwa doon, amen? Pero yan, huwag natin pansinin. Para kung ligtas talaga yan, gusto niya sa church, siya yung mismo yung mag-desire na mapatawad siya para siya ay ma-restore. Kasi hindi ka ma-restore kung hindi ka naman pinagalitan, hindi ka naman pinalo, hindi ka naman disiplina. Okay? Kaya yan yun. Kaya yan, maganda yan. Sa pagkapatid mo sa bahay, bilang magka, kung pareho kayong, ano, diba, sa church, ganito yan. Kung pareho sa church, yes. Pero ito yung kailangan ingatan dyan. Kunwari, galit ka sa asawa mo. Eh, hindi naman muka-church yung asawa mo. Hindi naman believer. Ay, iwan na mo yung asawa ko. Huwag ganun. Ha? Kasi ang ano nga nito, ang objective natin, siya ay mahiya, ma-withhold yung fellowship sa kanya. Okay? Parusa po yun. Parusa. So ngayon, yung mga Katoliko, iba naman po yung ano, ang tango na dyan, ginawa ka iba ka. Excommunicado. Actually, parang ganun yun. Pero, ewan ko yung excommunicado kung nakakabalik pa. Nakakabalik pa ba yun? Anyway, hindi naman sila ito eh. Kaya sa atin, ganun sabi sa Bible, kailangan iwag mo siyang ikain. Ibig sabihin, hindi ganun. Para maramdaman niyo yung parusa sa kanya. Amen? Mawawala po ng visa yung parusa na parang kalaban mo na yung pastor. Sige, simple lang ito ha. Wala kayo, mga best friend ko ito eh. Yun ang hindi ko alam kung yung gagawin ito. Paano pag mag-asawa, pastor? Ayun nga, kung mag-asawa at pareho believer. Ano, huwag mong papansinin. Hindi yun nga, in a way, huwag mo lang, huwag mong iiwan na, ano, maraming babae, ano, di, hindi ka mo nakakain mo, gano'n. May mga responsibility gano'n sa pamilya. Ibig sabihin, pakita mong malungkot ka sa ginawa niya. And disfellowship, okay? Lutuan pa rin ba? Responsibilidad mo yan, eh. Yan ang tabugan mo, eh. Hiwalay niya kumain. Hirap, no? Hindi ko masyadong nanay yun, eh. Kaya wala kasi nanay. Kaya ngayon, kaya iwasan nyo natin kasi yung gano'n, di ba? Kasi damay-damay yan, eh. Lalo po yung iba, makapag-pride ka. Ako, may problema lang yun, pastor, eh. Kung gagawin sa inyo. Di ba? Ano, pastor, kahit sino may kasalanan? Ha? Sino may kasalanan sa mag-asawa? Kahit sino po yung may nagkasala sa kanila? Ano ba? Yung na... Basta pasok dito? Oo. Yung sino yung may kasalanan sa kanila, yung sa nagano na... Yung halimbawa na silang dalawa, hindi nagkaunawaan, nasasagkat mo. Eh, mayroon din yung kaunawaan. Ito po lang, ito lang. Ayun, itin ko lang. Kahit may mga kasalanan na tinitiwalag yung kapatid. No? Fornication, adultery, kasama na dyan. Apobetus. Idolater, railer. Yung selos, diba? Yung halimbawa pati selos. Ano yung selos? Ano yung kasala? Anong kasala na? Tumingin lang sa isang bagay. Tumingin lang? Tiwalag ko na kayo lahat. Tiwalag ko, ganun. Ito kasalanan din po yun, pero hindi nyo nilisan yung mga pang-asal sa atin na ibasabi nila ganito. Yung adultery, di ba? Yeah, pinapatayan. Sabi sa Old Testament. Actually, pag nag-aala mo doon, yung nahuli ng, ibig sabihin yung lantaran. Pero yun na yun, minsan, hindi na yun. Pero gusto lang tayo i-track ba?
Adultery, patay ah. Eh, pag tumingin ka sa ano, uy, babay, patay ka kasi. Adultery of the heart. Patayin na natin lahat ng lalaki. Yun yung mga maling interpretation sa Bible. Okay? So, iba po yung crime of the heart and then yung crime, civil crime. Kasi yung crime, ginawa mo talaga. May iba yung inisip mo, iba yung ginawa mo. Okay? Okay. So, yung inisip mo pala, masalanan yun, pero frustrated murder, may ginawa ka pa rin dun eh. Pero pag nagplano ka lang, gano'n yung ano mo, at to what extent yung ano, bumili ka palang ng baril, for example. Wala pa yun. Wala pa yun. Tama ba? Alam, hulihin kita kasi galit ka sa kanya. Sabi sa Bible, ano yan? Murder na yan. Iba yun. Okay, pero kaya, ganito po yan kasi yung mga binanggit ng Panginoon yun, yung adultery na yung tumingin, murder na yung mag-ari sa kapatid. Ang ginagawa po nun sa tennis, yung sarabi rin sa Bible na, sa Romans yun, eh, no? Try natin. Yung ganda yung mga tanong, ha? Nalasyente tayo dito. So, ganito po ginagawa kahit ang mga pastor, di ba? Sa preaching, na teaching. Ito po sabi, was then that which is good made death unto me, God forbid, but sin that it may appear sin working death in me, that by that which is good, that sin in the, by the commandment might become exceeding sinful. So, yung sabihin, pag may mga kasalanan tayo, kahit po sa Old Testament, especially sa New Testament kayo, binanggit ang Panginoon na dapat sa iyo, yung pag nanilip ka, kumari, to continue matamoy. Yung sabi yung Panginoon. Kaya gagamitin doon walang iba yun. Exaggeration po yun eh. Yung sinasabi natin lagi. Okay, so kahit ano ba to? Kunwari meron kang anak mo, mahal na mahal mo, di ba? Nagagayin ko sa anak mo. Huwag kang tumakbo-takbo dyan, pwede kang masagasaan ng pison. Siyempre, pison, hindi naman niya alam mo, ganun kabagal yung meron niya. Ay, pison, di ipit-ipit ako nun. Gagawin mo ngayon, eh, sinumaling ba yun? Or, ang tawag dyan, part of speech yan, ang tawag dyan? Ha? Ano nga po, figure of speech sa akin? Hyperbole. Napakadalas po ginagamit sa Bible, amen? So, sabihin lang noon, in-exaggerate mo, para talaga yung kasalanan, ayawan noong tao. Right? Sa inyo, sino man magtatanong? Sino magtatanong? Ayan, so yung adultery, no? So, kaya lang sinabi yun ng gano'n, para hindi na tayo mag-adultery. At hindi tumingin, pero sakaling ano yun, may ano pa rin, may negative consequence yun, obviously. Yun. Okay na? So, nasa na tayo? Question pa po. Tapos na ito. So, to ordinance. Importante ordinance. Dapat natin gawin. Anong may feel or what.
natin gawin yan. Ngayon yung Lord's Supper, pwede natin i-reschedule na mas madalas or medyo mas madalas or medyo mas madala. According sa kalagay ng church, no? Sa dati, sa konti. Kung kayo yung pinagdadaanan. The baptism, hanggang mare, maaga. And of course, may consent, which is mamaya, pupuntahan din natin yung individual soul liberty. Okay na po? Amen. So may question pa? Okay na yun. Ito tingnan nyo. Sobrang isinip ko. Yun lang. Kasi nga, individual soul liberty, hiniwalay pa yan, or soul liberty, parang halos magkasama po yan ng believer's baptism and then yung priesthood of the believer. Anong pagkakaiba? Tsaka yung kaligtasan. Eh, sasabi ko na yung mga diyan masulat dito. Pero dito yan mamaya. Okay, so ano siya bilang individual soul liberty? So, again, lagyan na lang I, individual, para maging I. Pero soul liberty, okay na yun. Ibig sabihin, isang kaluluwa, meron kang kalayaan na ano, gumawa ng kasalanan. Hindi tama yun, pero hinahayaan natin yan. Hindi tayong gagawa tayo ng paraan para supilin yan. Okay? So, kaya lagi yung example lagi sa kaligtasan eh. Yun ang pinaka-importante sa lahat, tama? Pero ba't yan ang pinipilit yung tao? Kasi, parang like on a short circuit na yun. Gusto mo nga manampalataya siya, tapos pipilitin mo. Pag pinilit mo siya, wala na yung opportunity manampalataya ng kusa. Ganun po yung manampalataya eh. Pinipili mo yan ng kusa. So, meron ba dito sa inyo na gusto yung pilitin mo na rin? Kung paano? Gusto mo mahalin? Mahalin mo ako! Ah, mahalin mo ako ah! Ngayon, yung mga bata, ganun kasi bata eh. Pansinin mo ako, ganyan. Pero gusto natin, matanda na tayo, totoong mahal na mahal tayo. Usang loob. Hindi lang dahil sa pogi. Kasi talagang mahal ka. Kaya nga yung ganun tataksin, kaya tayo pinapakasal. Hanggang mamatay na yan. Pinakasal ang kanyan, according sa ano yung salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, hindi yan basta-basta na infatuate lang, na napogihan sa'yo, nagandahan sa'yo. Kasi tatali ko yan hanggang pagtandaan nyo eh. Diba? At napagandang practice siya. Christian practice po yan. Kaya asal-nasal tayo sa mga bakla na alam mo na, soggy. Binababoy na nga sila pare-pareho. Pauso sila ng gusto nila. Huwag nila lang babuhin yung institution of marriage at pinatawag. Amen? Amen. Yung po yan. Napakadalas po na binigyan ng picture, ginamit ang picture ng Panginoon, yung marriage na tinutukoy siya mismo with the church, di ba? So, gaano ka banal yan? Even the Old Testament church naman, Old Testament, yung Israel, tsaka ang Panginoon, lagi yan, madalas, katapos ko ng Hosea, ganun yun eh, parang bastos ako sa Hosea, kasi nga, yung Israel, bastos eh. Asawa, parang asawa ka na ng Diyos eh. May covenant kayo, nagkasundo kayo. Tapos, kung sino-sinong sinasamba nila, kaya galit na galit yung Diyos. Anyway, dito muna. Balik tayo dito. So, ano kasama yung individual soul liberty? So, walang pilitan sa kaligtasan, sa baptism, kahit saan pa yan. So, mag-soulwin, magbibigay. Ba't ito may pilitin? Di ba? Eh, basta may kailangan yung church eh. Pag di nagbigay, hindi ko lang kami. Bahala ang sarili mo. Bakit yung pastor? Amen? Tignan ko na dito, yan. Basahin ko ito, medyo hindi ko nalagyan dito eh. Concept of soul liberty is a related root. This concept is also implied that the sole authority of the scripture. Okay? Ibig sabihin, hindi yung pastor ang magdidikta sa'yo, papakita ko lang sa'yo, ito ang sinabi ng Diyos, ikaw mag-ano dyan. Ano ba, naiiwala ko ba dyan o hindi? Diba, ikaw yung ano eh. Siya yung mamimili. Yung individual. Soul liberty means that we are responsible only to God. Ngayon yung iba, kaya pinipilit naman, oy, wala ka na naman, mag-atag ka na naman, nakakaya kay pastor. Hello? Nakakaya talaga, pero hindi mo magagamitin yun. Amen? Mga, hindi namin kita, friends. No, in a way, may totoo rin yun, kasi kung gusto namin sa Diyos, ayaw mo sa Diyos, di medyo ma-fellowship na rin. Pero kung gamitin yun, maya mo siya, sabihin mo lang, gamitan mo ng wisdom. Pag wala ka sa church, oh, musta ka naman, ako ganun lang eh.
Kamusta ka? Lumalago ka ba? Alam ko lang hindi, pero ayoko na lang pukpukin. Kasi nga, alam rin, namili siya, for whatever reason, mali yun. Pero lalo kayo, pag nakinig nyo yung preaching natin dito, di ba tayo nagkulang, mas ayaw mo pa, parang ayaw mo talaga, pinili mo yun. Sabi, nandiyan mo yun? Sa ano to, ha? Sa buong ano to, ligtas, ligtas na, hindi maligtas. Ito, konsepto na to ng soul liberty ay ina-apply natin mga Baptist. So kaya nga, ito, Catholic na naman, pinilip yung ano, di ba? Kasi nga, nakulong itong mga to, hindi sila naniniwala dito. Okay? Each individual can interpret the Bible for himself. Ganun din. So ngayon, tinutulungan ko kayo paano interpret yan. Bahala na kayo kung paano interpret yan. Hindi ko sabihin yan niya kahit ayaw mo. Kahit yun ang totoo. Eh, but pastor, yun ang totoo eh. Pilit, hindi nga kung walang pilitan. Kaya mo siyang mag-decide pa sa sarili niya. Kung sinungaling siya, mayroon siyang paglalagyan. Okay? Do service for the Lord. Ganun din. Pag maglilingkod ka, Soulwinning, dahil nasabi siya, pinapuntante yan, magiging nga na rewards. Ayaw mo, ayaw mo di ka handa, ayaw mo pa, tapos ka. Ikaw yung hayaan mo mag-weighin siya, no? Bakit ka ba, takot ba ako, di ba ako loving, tapos akong pakilang sa ibang tao. Siya mag-weigh. Okay, salita lang din sa turo mo sa kanya. Voluntary, isa sa mga keyword dito sa soul liberty. Voluntary lagi. Paglilingkod, kaligtasan, ano pa, lahat. Magbibigay. Paggalang, yan. Magbigay ng galang. Sino gusto mong kaibigan dito? Hindi pinipilit. Okay, so this doctrine does not justify lawlessness. Eh, kahit ano palang gawin, hindi sinabing tama lang kahit anong gawin. Nasabi ko, tutuluan ka lang. And then, ikaw po yung mag-decide pa sa sarili mo. Either for good or bad. We must answer to God about our obedience to His word. We must interpret His word correctly. So yun nga, tinuturo yung tama. Kung ngayon po tama, may tama ka. Okay, gusto ko lang sabihin pa dito yung sinabi dito. Ano yung verse natin dyan? Marami po dyan. Sabi po dito sa... Ito ah. Speaking about believers, pag ikaw doon mananampatan, dapat bang pilitin? 1 John 2. Ay, basa po, 27. Let me go. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you. But as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as he hath of you, he shall abide in me. Okay, sino him dyan? Jesus. Jesus or the Word or saan ba tayo inanoy? Sino yung teacher of all things? Holy Spirit. Holy Spirit, di ba? So lahat tayo may Holy Spirit. Kaya ngayon, kunwari, meron tayong Bible, pareho tayong marunong English. Pareho tayong marunong Tagalog. Kailangan mo ba tulungan kita ng salita ng Diyos? Para maintindihan mo yun, kailangan mo ba tulungan kita? Kailangan, ano yung requirement ba yun na may pagturo sa'yo? Kaya sabi dyan eh, kung pareho tayong ligtas, pareho tayong marunong English Tagalog, okay, so obviously yung mga malalim, pwede kaya mo parang aralin, matagal lang. Kasi sabi kaya, you need not that any man teach you nga eh. Okay? Kaya ganun ang pinapractice sa mga Baptist, ayan ang sinabi sa salita ng Diyos, kung kaya mo palang intindihin yan, hindi kita kailangan pilitin, at talagang hindi dapat kita pilitin. Okay? Kung ano, either parusang, ano niya, kung ayaw mo talaga makulit ka, or reward daw at magpabilis ano, sumunod. That's sa'yo yun. Okay? The last for this is yung 1 Corinthians 14. Alam niyo yung context ng 1 Corinthians 13?
Yes. Chapter 12 and 14. Sinandwich po yan dyan. Okay. Oh, 15. 25. Ay, mali yung reference na dyan. Persuade, own, mind, search, 14.5 yun. Romans 14. Okay, tama. So, hanggang ano ba ito, 16? Anyway, yung Romans, tapos natin ito ng Friday, di ba? So yung Romans pang hanggang 11, 12, 13. Hindi, 12. Puro doctrine na yun eh. From 13, 12 din, hanggang later, mga practical. Anyway, isa mga sinabi sa kanila dito is, ang sabi dyan, ang context dito is, yung mga bagay na hindi ganun kaya talaga. Okay, like holiday, pagkain, okay. So kaya sabi dito, ang hirap ng kausap dito, sinabi ng ano eh, sinabi ng okay lang kumain ng karne eh, ng tuna eh. Sino may kausap dito last time? Eh, bawal-bawal daw sa kanila yung ano. Eh, tama, ito yung Yeshua, no? Tsaka yung mga Sunday. Ano na yun? Iba pa. Basta yung mga ba, mga Judaism, mga saksi na Batman, gano'n. So ngayon sa atin, talaga nung ano yun eh. Kaya ang mali nila dito, di nila nakuha itong ano to. Alam lang nila, sa Old Testament, may mga pinagbawal na pagkain at may mga araw na mas importante, katulad ng mga feast days, di ba? Kaya hindi nila nakuha doon kahit yung mga feast day, alam nyo ba pwedeng i-delay yun? Kaya inaaral mo yung Bible, mga alam, meron ka talagang matinding sakit or something. Kahit yung pinaka-importante nila, yung Passover, pwede may delay yan. Kasi wala nang pakilaman Diyos sa araw, di ba? So ganun din sa pagkain. Kaya kaya sabi siya dito, pag talaga hindi kayo magkasundo, tinuruan mo ng tama. Either hindi niya maintindihan o naloko nga siya. So anong gagawin mo? Sabi, one man is living another day, above another, another is living then. Let every man be persuaded by in his own mind. So hindi mo siya pipilitin kasi nga may sarili siyang utak. At alam mo may sarili siyang utak at may pagpapasya siya. So, hindi mo siya pipilitin. Okay? Wala niya. Yan pa yung mga bata, pinipilit siya. Pero katulad niya, easy. Walang laki na kayo. Baptize ka na. Ayoko. Parang naalala ko rin si Nigel. Pilip ko ba si Nigel? Di naman, di ba? Okay, so, malinaw na po yung mga verses natin dyan. Individual soul liberty, napakapangit naman. Hindi mo ipipilit ang blessing sa isang tao, no? Dari, kumain ka na. Gusto lang kapag kain, eh ayaw nga. Hindi, wag. Akin na lang po. So, wala ang pilitan. Okay, may question ba dyan? Question. Wala pa ng pilitan. Ba't ako pinilit? Ba't ka nagpapilit? Diba? Eh, kasi papaluin. Ay, pag bata ka, may authority sa iyo yung magulang mo. Ngayon, yung sa atin yung matigas ang ulo, diba? Talagang hindi mo nakuha yan. Ikaw kawawa. Dati yung parang laki mo na, pinapalo ko pa. Later, di ka napapaluin. Pero yung tanong, napapabuti ka kaya. Diba? Question ba? Question. Last pa lang. Hindi. Question. Sige po, tanong. Individual soul liberty.
or soul labor ko lang po ngayon. Wala na po. Sayang na lang. Walang pilitan. Hayaan mo yung isang tao ng desisyon. At gano'n ka rin naman. Yan, pwede mo lang pasok dito kahit yung mga pasto. Diba? May mga sarili-sarili nila yung clock taste. Nag-design sila ng ganyan. Tuno ng ganyan. Wala lang pakialaman. Dahil makita natin kanina independent na yan eh. Okay? Either na ako na kasanya. Sister ng church. Mother church. Ilalo naman yung pasto. Meron ding solid na din niya. Pero, again nga, pakita mo sa kanya kung mali talaga siya, pinili niya pa rin yung mali, ayaan mo siya. At pray mo na lang, pati yung mga kanya nasa kupan, mawawa yun. Bago na mo, punta mo din. Alam mo din naman na, managod sila sa Panginoon eh. At ang Diyos ay hindi naman kakamali. So, let it go, man. Question pa. Wala na talaga. Okay, next. Dala, natagal tayo dito, no? So, S nyan is, nakalagay mo dyan, save membership. Ang common name po dyan is, dati, bago nilalagay na ako rin, is regenerated church members. Ibig sabihin lang ano, save, ligtas. Walang member dito na hindi ligtas. Kaya CCM, ewan ko, hindi mo church yan eh, membership. Lalo yung Catholic, no? So, member lang, mga ligtas. At paano naligtas? Totoo. Ayan, sabi dyan, by grace through faith in Jesus, not by works. Butati po ito. Yung ating pinapang documentation, talagang dinigdig to. Kasi nga, eh, lahat naman, hindi mo pala, hindi actually. Pag tinanong mo siya na lang gusto, Catholic, hindi. Protestant, hindi. CCF, hindi. Buddhist, Hudyo, karamihan dyan, by works lagi. Hindi nawawala yun kasi ito sa kanila eh. Yung tungo sa libutan eh. Kailangan gumawa ka para maligtas ka. Exactly yung opposite ng katotohanan. Okay? Baptist po yan. Uniwala kayo. Ngayon, ginagamit ng iba yan. You know, matutuwa na rin tayo kasi at least kumalit din tama, di ba? So, hayaan mo na sila, hayaan mo na sila. Tapos pag nakita mo may opportunity ka, ano, ligtas ka ba talaga? Paano nangyari yan? Kailangan, convince ka dito na not by words, okay? Obviously, ang ating verse dyan ay ano? Ephesians 2, 8, and 9. Michael? For by grace I is saved, no faith, not that of yourselves, it is the gift of God, not of works, as any man should boast. So, malinaw po dun. Marami akong na-encounter pag yan ang binigay ko, either sinuwaling na lang yan, hindi niya naiintindihan, hindi siya mamuntong. Umasa. So, ililinaw natin yan. Iba, conflict talaga yan sa sarili mo pag di ka paligtas eh. No? So, pero, malinaw yan. Kaya lagi natin ginagawa yan sa Soulwinning. I-illustrate pa tayo madalas. At regalo. Diba? Makontrast nila yung by works. And yung not by works, yung gift. Okay, and then kasama po yung assurance. Kasi pag regalo, tinanggap mo yan, sigurado na yan. Pangako ng Diyos yan, hindi siya sira. Okay? Yan yung mga key, ano natin, baptist din po yan. Assurance of salvation. Sa iba, hindi nila mga ano yan. Iwas sila dyan. Eh, yata mo naman. Sigurado ka sa langit. Hindi mo. And then ito pa, yung lalong ito, allergic yung mga ano dito. Yung tawag na eternal security or once save, always save. Lalo din natin yung tawag natin OSAS. No? OSAS. One save, always save. So, pag yun na, pag pinasok mo na po yung mga ganyan topic at mga terms, mahahati na ang mahahati. Kasi nga, hindi nila kaya i-claim yan kung di kaligtas. At ang kaligtasan mo, medyo may kasamang lordship na yung tao nila. Kailangan, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Eh, tama naman, kaso, na-attach mo kasi doon sa word na kailangan Panginoon mo siya, kailangan sundin mo sa lahat ng bagay. Tama. Tama naman. Kaso nga, requirement ba yun sa kaligtasan? Hindi lang tanong. At kailan mo siya masusunod? Lahat. Ah, hindi mo nga magagawa yun. Eh. So, hypocrisy yun. Hypocrisy yun kung paninibigan mo pa. Yung iba po yung mga kasalanibigan din natin mga ligtas, nito lang. Kaya, tsagayin natin sila. Amen? Amen. So, what we do,
sakali mo yun ang gusto, and then, kung may opportunity kang ituro sa kanila yan, kung kumayo nila, talo sila. Yung definitely soul winning mo, dapat malinaw mo sa iya. Okay? Baptist po yan, wala kayo. Nakita mo lang. Kaya, isa man na-observe ko rin yan, kung ako yung nag-umpisa pa lang, kasi nga, nag-ano sa akin, mga Pentecostal spirit. Kasi yung mabali sila sa Pentecostal, kasi malaman na mali yun. Nagtayo sila ng ano, na-influence din ng Baptist, pero hindi talaga Baptist. Pero, kaya ano pa ko yan na, na-save na rin ako doon, pero ang dahil mo kailangan malaman. Buti na lang, medyo nauuso na yung ano doon, internet, kaya ipunta ko. Napapansin ko yung marating din sumagot talaga, puro Baptist. So ano yung sabihin doon? Eh, ganun talaga. Kasi alam nila yung pinagsasabi nila. Yung mga Catholic, walang ano eh. Meron silang mga tagapag-dependers doon, mga ilan-ilan lang. Copy and paste pa. Yung mga Baptist, napapansin ko talagang ano lang. English, Tagalog, sagot agad. Ganun eh, alam nila yung material nila. Kasi nga, yung mga bagay na to ay distinctly Baptist po yan. Amen? Amen. Hindi, meron din kanya na gaya lang yun. Ba't lang wala, hindi rin magaya. Okay? Question. Is naman, ano naman tayo dito sa ating ano? Ngayon, may mga ligtas din na hindi Baptist eh. Alam lang sinabi hindi eh. Kasi sabi ko, eh kung naligtas nga, para si Brother James, di ba? Naligtas sa Baptist, tapos kung whatever reason, nalipat ka. Kasi eh, ganun eh. Nalipat ka ng place, na-invite ka sa iba. Yun. So, hindi na wala yung kaligtasan mo, pero ihina yun kasi na-influence ka ng mga false teaching. Okay, ganoon din yung NIV. Makakaligtas ka ba sa NIV? Ha? NIV yung ginamit, pero ligtas yung nag-share sa'yo. Okay, tandaan yan ha. Pwede yun. Depende nga kung ligtas din yung nag-share sa'yo. Alam mo yung material. Pero for whatever reason, naloko rin siya. Kala nyo, Bible yung NIV. Ay, ginamit niya ngayon. So, enough kasi yung, ano eh, enough yung resources and materials kahit sa NIV na kalitasan. So, tama yung pagkakagamit. Okay? So, kaso ihina dyan. Katulad ng everlasting only begotten son, naging one and only son, mga ganun. Nandun pa rin yung idea, pero ihina. Okay? Pero kung tama yung pag-share sa'yo, posible pa rin. Okay? Huwag na rin gamit yung excuse sa ano natin. Okay, ano pa? So, hindi sinasabi dito, hindi pwedeng pumunta yung unsaved dito. Ah, pwede. Mga visitor kayo. Pero, hindi kayo member. So, ano ba yung mga nung member? Pwede ka rin mag-decide, pwede rin mag-suggest, ano ba? Ano mga perks ng member sa church? Pwede kang mag-hold the ministry, of course. So, pwede tiwalag yan, automatic yan, walang, ay, ano ka ba dyan? Tagalo ko eh, ako yung, ano, matinding ministry dito na din pwede mawala. Wala naman eh. Sabi nga, pastor, nobody is indispensable in the work of God. Totoo naman yun. So, panggal. Pinuwalan. Ano ba? Kasi sabi ko kanina sa inyo po, kahit gayahin po ito ng mga non-Baptists, ultimately, hindi nila makiklaim ito eh. Kasi nga, sa atin, na-trace ito eh. Ibig sabihin, mga Baptist churches, ito yung ano, kahit nga pinapatay na sila eh. Ito yung mga pinalindigan nila. Hindi nyo ba yun? Ibig sabihin, hindi mo lang ginaya yan. Pinanindigan mo yan, hanggang patayin ka, buhay ka pa rin, binasa mo pa rin. Kasi hindi siya hindi mo siya pwedeng compromise. At hindi mo siya dapat mo lang compromise. Hindi mo rin kailangan compromise. Okay? So, dito natin, Bible, Soul Authority of Scripture, Autonomy of the Local Church.